Nakatakdang maghain ng panukala si Senator Sherwin Gatchalian para tuluyan ng ipagbawal ang paggamit ng cellular phone sa mga bata sa loob ng mga classroom. Ang planong paghahain ni Gatchalian sa Senado upang iba ng paggamit ng mga cellphone sa loob ng silid-aralan ay dahil napatunayan na sa mga pag-aaral na nakaapekto sa mental health ng mga kabataan ang paggamit ng nasabing gadget. Git pa ng senador, upang lumaking marunong makipagkaibigan at magbasang mga kabataan ay maiging ipagbawal ang paggamit ng cellphone kapag nasa loob na ng mga silid-aralan. Batid naman ng senador na ang mga bata ngayon ay iba na ang pag-iisip dahil sa epekto na rin ng social media at mga cellphones. Inhalimbawa pa ng senador na kapag recess ay cellphone agad ang inaatupag ng mga bata at wala ng kwentuhan o paikipaglaruman lang sa mga kaklase. Will we be filing the bill soon? At ang social media kasi very marami nang ngayong mga studies on how social media is affecting the mental health. Yes, marami na rin mga studies pointing that ang TikTok is yung algorithm niya much more aggressive than the others. But having said that, ang bata kasi ngayon iba na yung kanilang pag-iisip because of social media and cell phone. At kaya sabi ko, para ang bata lumaki ng marunong magkipagkaibigan, matuto magbasa, yung kanyang habits ay maiba dahil gusto niya mag-aral, dapat i-ban natin ang cellphone inside schools. Dahil ito nakaka-apekto sa paglalaki ng bata. For example, bigyan ko kayo ng halimbawa, pag recess, kaagad cellphone eh. Wala nang kwentuhan-kwentuhan. Wala nang sports. Wala nang social life. Wala nang sports. Gusto nilang mag-cellphone. Kaya hindi maganda rin yan sa pagpapalaki ng bata. Una nang sinabi ni Gatchalian, na isa ito sa mga paraan ng kanyang nakikita upang manumbalik ang interes ng mga kabataan sa pagbabasa ng mga libro. Sa ilalim ng binubuo nilang panukala ay pagbabawal ng paggamit ng mga cellphone sa loob ng mga classroom at tuwing school hours. Base na rin sa obserbasyon ng senador, marami sa mga batang nauhumaling sa paggamit ng cellphone sa halip na magbasa ng libro. Binigyan din ito na mas mainam na magkaroon ng batas tungkol dito para may force of law sa pagpapatupad. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo!